Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petracha from HallyuDrama.com, your ultimate K-drama guide. Hello pa rin, Hannah from London. Correct, nandito pa rin po tayo, guys. Hello from the outside ano, King the Land Hotel. King Hotel. Nasa Pinas lang tayo. Nagfi-feeling nasa Korea lang tayo. But, pero si Hannah talagang nasa London. Visiting the Queen. Ayan. Siyempre, this Saturday, pag-uusapan natin ang weekend drama na pinapanood ng marami ngayon on Netflix. Itong King the Land, starring of course, si Jun Ho and si Yoona. Mga K-pop idols, no? Ano, second gen idols. Yeah. Madalas nating makita sila performing together. But this time, sila naman ang magka-partner sa isang K-drama na masasabi nating may pagka classic K-drama feels itong King the Land. And kung medyo sawa ka na dun sa mga mabibigat na drama of recent, kung gusto mo lang matawa, kiligin, baka ito na yung K-drama na para sa'yo this ano this June, no? Ayun, yes. For those na hindi pa nakakapanood ng first two episodes ng King the Land, ayan, kwentuhan mo sila na about the plot, basic plot. Basically, yung King the Land starring Lee Jun Ho and si Im Yoona is about si Gu-won na heir siya ng King Group. So parang pag nakita mo tong ano, King the Land, ano siya eh, luxury hotel na grabe, sobrang ganda, ang laki, and then may dalawa siyang magagandang elevator sa labas. Tapos yun yung makikita mo palagi na dun sa mga opening scenes, ilang beses na ando dun. And si Cheon Sa Rang na pangarap niya na magtrabaho sa isang hotel. So of course, makikita mo dun sa simula, diba, na parang si Yoona, ano yung pangarap pala niya talaga. So since bata na magtrabaho dun. So she did her best. Kahit na 2 years lang pala siya nag-graduate yun, nag-apply siya sa King the Land. And ang galing niya kasi, di ba, nakapasa nga siya kahit 2 years. Alam naman natin na kailangan may college degree. Pero alam mo sa tingin ko kung bakit siya nakapasa. Kasi maganda siyang umiti. Yun talaga kung bakit siya na-hire dahil sa maganda niyang smile. And yes. hindi lang siya na-hire agad-agad. Pero nakuha niya yung post na gusto ng marami, yung front desk na inaasam-asam ng marami. So, parang siguro for others, para medyo, bakit, ano, wala naman siyang college degree, ganyan. Parang associate lang siguro yung, ano niya, yung pinag-graduate niya. Tapos, pero yung, syempre, the face. Yes. Sa mukha pa, sabi ko, ganda ka kasi, tsaka maganda kang umiti. And then, you know that she really studied hard for it. Kasi diba, marunong siya mag-English. Nag-Japanese siya. Nag-Chinese siya. So parang, kahit na associate degree lang ako dahil gusto kong magtrabaho sa hotel na to, nag-aral talaga ako mabuti. Yun yung ano doon. And si Gu-won naman, diba, ito yung the usual masungit. Anak ng may-ari ng hotel. Pero syempre may problem siya na hindi pa natin masyadong ma-figure out, 'di ba? Kasi hindi pa alam kung sino yung totoong nanay niya. So yun, tas end, ayaw na ayaw niya yung mga sinasabi niyang fake smile daw ng mga empleyado ng King the Land Hotel. Pero yun, so far medyo makikita mo doon sa second episode na iintriga siya doon sa character ni Yoona eh, sa sobrang dami ba naman ng encounters nila in the first and second episodes. Actually, ano, doon sa mga first two episodes, siyempre makikita natin siya yung usual na cat versus dog, laging nag-aaway, nagtatarayan. Pero, at the same time, refreshing dahil yung mga recent nga nating napanood eh mabibigat, pero at least ito, natatawa tayo. So kung sigurong ano ba yung recent na napanood natin parang ganito, parang may pagka-business proposal type of drama na you have to suspend, may suspension of disbelief, parang ganon. Yes, kasi may mga eksena doon na
sa first, yung ano pa lang eh, yung entrada pa lang ni Jun Ho eh, dun sa kung paano siya, ano, makikita yung first scene niya dito, eh, grabe, di ba? Oo. hindi talaga kapanipaniwala. And siguro yung iba, parang ano ba yan, parang magugulat na grabe, grand entrance siya. Abangan nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Tapos, may pagka, ano, parang may pagka comic webtoon-ish din yung mga characters. Yung sa pagkilos nila and all. And syempre, bukod pala dun sa mga ano natin, sa dalawang bida, actually, natutuwa ako dun sa mga friends ni Yoona dito. Yung may dalawa kasi siyang kaibigan na para-para sila actually nandun sa service industry, parang ganon. Yung isa, parang hospitality service, ganyan. Kasi yung isa, ano siya, flight attendant. Yes. Oo. And then the other one, parang sales, anong tawag din? Sales associate, parang ganun. Oo. Sa isang luxury brand, sa duty-free. Oo, duty-free. So, lahat, yung trabaho nila talaga work, ano, parang they want to please people, nagsiserve sila sa mga tao. Tapos, may time jump. Nagulat ako ang tagal ng time jump, no? 7 years ba? Tama? Yeah, oo. Kasi nag-start yung XA na 2015. Tapos, yung susunod parang nasa 2022. Tapos, pinakita yung growth nila as a person, di ba? Actually, nagulat ako. Sabi ko, bakit 2015 yung start kagad dito? Ganyan? Parang ang tagal naman. Kaya pala nagtataka ko parang yung... Ay, well... Hindi ko napansin agad na 2015 yung eksena na yon, pero yung mga outfit kasi nila parang sabi ko may pagkaluma, and even yung yung 'di ba merong scene sa ano to, sa bar ba yon, yung nagsasayaw sila, yung nagka-club sila, yung nagka-clubbing sila. Parang ganyan ba itsura ng mga club ngayon? So parang luma pala siya kasi may time jump nga, and ang nagkataon na itong character ni Jun Ho, nag-aral kasi siya sa London. Oo. So, ewan ko, natatawa lang ako kasi nung napanood ko yun, naalala kita, ay tamang-tama, nandyan ka. Tapos, di ba, sabi mo nga, yung mga pinakita doon, yun yung mga pinuntahan mo. Oo, sobrang nagulat ako. As in, unexpected siya. Kasi before ako magpunta dito, sabi ko, ano ba yung mga, ano, K-drama na sinot dito? Ganyan. So, wala akong mahanap mostly kasi yung mga sa Paris, ganyan. Kasi biglang, pak, pinakita yung mga pinagdadriba ni Jun Ho. Pinakita yung Big Ben. Sobrang natuwa ako. Yung UK Parliament, ganyan. Tapos, pinakita yung mga sa may Piccadilly Circus. Basta yun yung mga popular na mga pasyalan dito. Tsaka yung London Eye, very iconic. Yung Ferris Wheel doon. So, sobrang tuwang-tawa na, checklist, ganyan, napuntahan ko din. Naano mo ba kung nag-shoot talaga sila sa UK? Actually, nung sinasearch ko, wala pa akong makita this week kung talaga nag-shoot sila. Ang sinabi, nag-shoot daw sila sa Thailand, tsaka sa Seoul. Inisip ko, nabalitaan ko yung sa Thailand kasi... parang kinover pa yung pagdating nila doon, tsaka yung pagbalik nila sa Korea. Nakita ko ng mga videos na galing sila ng Thailand, pero hindi ko alam na kung nag-London ba sila or nag-UK ba sila. But anyway, first ano lang naman, parang first episode, ilang eksena lang naman yun pinakita doon. Pero ayun, nagkataon lang, so nakakaaliw, no? Nakita mo yung mga... mga pinuntahan ng character ni Jun Ho. Ayun, first, anong masasabi mo, first impressions sa series? Kasi may mga ano ah, and by the way, hello muna pala tayo sa ating mga friends na nag-join sa ating ano. Hindi tayo live ngayon, pero ano, thank you for watching, and hopefully next week live na tayo, no? Yes. Ayan. Hopefully. Oo, makikita niya ng madilim yung background ko. balik Pinas na si Hannah. Oo, ayan. Yes. Ako kasi parang may nabasa daw si Edric na hindi ganun kaganda yung mga reviews. Well from a critic's point of view, baka iisipin nga nila na it's another rom-com na mayaman yung lalaki, yung tapos yung nga inag-aaway sila sa simula.
ganyan. Mm-hmm. Pero ako, ang inaabangan ko dito mostly talaga is the chemistry of Jun Ho and Yoona. Kasi alam natin na friends sila in real life, no? Yeah, very close sila. Tapos, madalas nga natin silang napapanood, nagpe-perform. Tapos, ang ganda nilang tingnan on screen. Parang ito, another ano naman, parang inabangan ko yung kapag nagkaroon na ng love angle or yung romantic angle, medyo napapansin na natin na ano, although dinideny nung character nung lalaki na natatypan niya or crush niya tong si itong character, si Cheon Sa Rang, Yoona, eh nakikita natin na, ano, medyo type niya or kasi nung sa eksena ng airport. Oo, yun. Ngayon parang ayan yung nagpa-part, yung part na nag-i-slow down, ganyan, di ba? Yung ano, tapos yung nandun na siya sa Jeju Island, meron ng mga ano doon eh, may mga eksena doon, yung mga preview for the next episode na medyo mapapansin niya na si Yoona. Ako sa tingin ko naman, medyo may mga parts ang siguro na overstretched. Kasi I think they're banking on the visuals nga nung dalawang bida. For example, yung mga time jump. Sobrang dami nung mga time jump. Madami masyadong slow motion. Mm-hmm. Lalo na yung sa mga, kunwari, lalabas si Guwon, ganyan. Tapos, makikita mo may mga ilaw dito. It's the usual na. It's the usual na. Oo. Kaya nga, from a critic's point of view, talagang, this might not be the drama, pero syempre, this was created mainly for the fans, and I think ma-appreciate talaga to ng mga fans ni Jun Ho and ni Yoona. Because gaya na sabi mo, yung sa sobrang may mga scenes na sobrang stretch, well, ano naman, kasi kitang-kita mo lagi sila nasa screen, no? Diba? Kasi kung sila naman talaga yung pinapanood mo, kung sila yung reason kung bakit pinapanood mo to, eh, mag-e-enjoy ka talaga. And, ano, ako, napansin ko lang din dito na ibang-iba talaga yung ibang-ibang Jun Ho mapapanood mo dito. Well, last natin siya napanood sa The Red Sleeve. Yeah. Na heavy drama, no? Correct. Eh, mas lungit din siya doon. Pero ano ba, dito at least parang iba rin kasi comedy naman. Tsaka ano, may hugot dito si Jun Ho. Very, doon ako siguro nai-intrigue doon sa part ng ano ba talaga yung background niya. Kasi parang lumalabas na magkaiba sila ng nanay nung kapatid niya na babae. Niya. Oo. So doon actually yun yung main conflict nitong story na to. Yung tungkol doon sa kung sino ba talaga yung mag-i-inherit ng kingdaland. Kasi yung ate niya, siya ngayon yung isa sa mga major directors, di ba, nitong hotel. Tapos siya, he wanted din na mag-manage nitong hotel na to. Pero ang tanong is, paano niya makukuha dun sa ano, magkakaroon ba ng parang power struggle ba, or marireveal meron bang kalokohan na gagawin yung ate niya para matanggal sa kanya yung pamamahala nitong hotel, kasi I think both are capable naman, di ba, although si Jun Ho medyo ino-ostracize siya nung ate niya, so yun yung kailangan nating malaman dito sa story na to, kung sino ba talaga yung background ni Jun Ho. On the other hand, di ba, meron pang interesting dito yung mga kaibigan nga, sabi mo ni Yoona, na may mga mukhang may mga sariling ano eh, so sariling then, background stories. Oo, di ba? Yung ano, yung flight attendant. Di ba? Parang meron din siyang din siyang love story. Mukhang nakikita natin medyo nilalatag na nila yung romantic angle nun sa kanya, doon sa kasamahan niya na flight attendant din na lalaki. Yeah. Cute. Tapos yung isa pa nilang friend na yung isa sa mga concubines sa The Alam mo, Under the Queen's Umbrella. Naalala ko. Oo nga. Sabi ko, saan nga natin napanood to? Iniisip ko talaga siya. Anyway, ito yung sa flight attendant. Ito naman, napanood natin siya sa Our Blues. Siya yung bata. Oh, yeah. Yung batang version ng isang character doon. Ang tangkad na bata nito. As in, di ba? Nakakatawa yung part na nung tinatry nung friend na flight attendant na ianghat
yung luggage. So, ano kaya yung laman nito? Bakit hindi niya maiangat o siya? Parang, simple lang na, isang angatan lang, ganyan. Tapos, tinulungan niya pa tungkol dun sa coat. Diba? So, sana totoo na, na-crush niya. Kasi mukhang mabait naman yung, friend ni Sarang. Although, alam mo, party-party girl sila, pero nakakatawa na eventually, doon na lang sila sa Baby Shark Club version. Kasi, may asawa na yung, may asawa at anak na yung isa. So, nag-mature na rin sila. May asawa ba? Or, tingin diba? Mo? Or na, kasi may pinakitang kasal. Oo, yun. May pero hindi natin alam pala, hindi natin alam kung kasal pa rin ba sila. Pero may anak. May anak na mature. May mature mag-isip. correct. Nakakatawa yun. Yung masakit yung ulo niya dahil sa nanay niyang makulit. Pero yung isa yun sa mga inaabangan ko rin dito sa yung kwento nung flight attendant. At saka ito nga, yung isa sa mga concubine sa Under the Queen's Umbrella. Oo nga siya ngayon. Iniisip ko talaga kung saan siya napanood. Ayun, at least na nalaman ko na iniisip ko talaga. Hindi ko talaga maiisip kung saan siya napanood eh. Ayun, dami kasing mga ganyan. Yung mga character na napanood mo sa historical dramas. Hindi mo sila makilala kapag yung character nila. Sa modern. modern times. Ganon. Ang daming ganyan. Correct. Sa mga historical pa rin, ang daming characters. Tapos dito ganun pa rin siya magsalita, mahinhin, tsaka maliit yung boses. Maliit yung boses. Oo, na cute. Ganun siya. Tapos anyway, ibang Yoona din ang makikita mo dito. Last nating napanood si Yoona sa Big Mouth. Na ang heavy ng character niya doon. And dito, so nakakaaliw kasi parang ang cute lang ng character niya. Very light, very fun yung character niya dito. Ang ganda ng smile niya. And sobrang, she looks healthier sa drama na to. Siguro dahil lagi siyang nakasmile. Oo. Iba yung glow niya. Kasi sa Big Mouth, sabagay kasi doon sa yung character niya doon may sakit eh. So, dito, ang ganda-ganda, ang pleasant niyang panoorin. Pleasant sa mata ng face ni Yoona. Tapos lagi pa siyang nakasmile. Yung smile na kinaiinisan ng character ni Jun Ho dahil fake daw. Oo, aral yung smile, di ba? Sobrang on the first Hermes. Day pa na. Hermes? So I'm sure alam niya ng mga nanonood na. Bakit yung mga drama ngayon, no? Mga hotel-hotel. Anyway, yung isa pa nating pinanood din. Napanood ko na rin yung first two episodes nung This is my 19th life. See you in my 19th life. See you in my 19th life. Hotel din. Correct. Battle of the hotel dramas ba ito? Tapos parehas pa silang weekend. And parehas pa silang Netflix. At parehas din silang mga conflicted airs. Isa yun sa mga inaabangan natin this weekend, yung dalawa na yung pinapanood natin na weekend drama, no? Ano pa ba mga pinapanood nyo, guys? Leave nyo lang sa comment section at para masilip din natin. So far, ang pinapanood namin yung dalawang yon. And meron actually bago itong Revenant ni Kim Terry. Meron na rin yan. Lumabas na rin sa Disney yung first episode, I think, yesterday. And then, another one tonight. Yun yung titingnan namin at sisilipin namin susunod. Syempre, abangan pa rin natin yung King the Land. Tutuloy natin yan. And mga bago. Ano pa ba mga bago? Yung ngayon? Yung bagong drama ni Im Ji Yeon. Tsaka ni Kim Tae. I forgot to say. Meron pala tayong interview with the cast of Lies Hidden in My Garden. It's an exclusive interview with Kim Tae-hee, Im Ji-yeon, and the other, I think Kim Sung-oh and the other actor there. So, tingnan nyo na lang. Check out na lang sa aming website, yung aming interview with the cast. And nakakatuwa kasi
I can't imagine na na-interview ko si Kim Tae-hee, no? Yeah. Konting kwento lang dun sa interview na yon. Itong si Im Ji-yeon, mukhang nahirapan siyang sagutin yung tanong natin. Mm-mm. Kasi, actually, yung tanong ko sa kanya was, coming from, ano kasi, The Glory na, yeah, kinainisan natin yung character niyang bully doon, di ba? Tinanong ko sa kanya, is yung character mo ba ngayon sa Lies Hidden in My Garden is someone we would love or we would hate, parang yeah, gano'n. Yeah, kung iko-compare ganyan. Tapos parang sabi niya na, sinabi niya na may mga times na makaka-relate ka sa kanya, pero may mga times din na kaiinisan mo siya. Parang gano'n. Yun yung sabi niya. Very intriguing itong palabas na to. Yeah. Itong Lies Hidden in My Garden sa Prime. Try nyo guys, kasi it's from the director of 2521. Mm-mm. And King Eternal Monarch, Mr. Sunshine. Uh-oh. So if you're a fan of those dramas na notable. Notable dramas, magagandang dramas 'yan. Try nyo itong Lies Hidden in My Garden. It's a thriller. Medyo may mga eksena doon na nakakatakot. Especially the first episode. Medyo nakaka tense siya. So if you're a fan of mga ganong genre, ayan, Lies Hidden in My Garden sa Prime. So yon, Lies Hidden, The Revenant on Disney, and then itong dalawang pinapanood natin, King the Land and See You in My 90th Life. Yeah. Iniisip ko nga din, this is my 90th life. See you in my 90th life. Tsaka yung Bloodhounds. I was surprised. Pinapanood ko pa rin siya. Hindi pa natin natatapos. Pero kanina, yun ang pinapanood namin ni Edric. Kasi 8 episodes lang siya, di ba? Yes, oo. Mabilis lang siya. Mabilis yung pacing actually. Tapos natutuwa ako kasi sabi ko, inisip ko, may mention kaya niya dito si Pacquiao, ganyan. Tapos siglang... Grabe! Grabe yung PR kay Pacquiao nung Diba yung parang nag-uusap sila about Mayweather. Sabi ko, alam na, Mayweather na, ganyan. Baka sabihin si Pacquiao, mention, ganyan. Si Pacquiao nung may mention, sabi niya, boxer with the heart knocks. Oh, knocks. Nakakatuwa nga. Napanood na kaya ni Pacquiao yon. Pero ang ganda ng Bloodhounds. Ang ganda ng mga, yung isa sa mga drama na mahuhook ka, hindi mo iisipin. Ako kasi parang hindi ko niisip na matutuwa ako sa kanya dahil akala ko boxing yes lang. Correct! Ganyan. Akala ko tungkol lang siya doon sa labanan. Akala ko may battle lang. Alam mo yung parang Rocky style na na may kakalabanin. Ganyan. Hindi pala ganun siya. Ito pala yung ibig sabihin ng Bloodhounds. Oo, akala ko. Yun, mali lang ako nang iniisip nung una. Pero gusto ko yung bromance nilang dalawa. Unexpected. Tsaka maganda siya kasi makikita mo talaga yung effect nung nangyari in the past 2 years. Doon sa mga buhay ng mga tao. Which was very realistic naman talaga. Ayan. Ayan yung mga so far mga recommendations namin ni Hannah. Kung meron pa kayong iba, comment nyo lang sa dyan. Tapos, sabay-sabay natin panoorin later. Episode 3 of King the Land. Yes. Ano kaya mga ganap? Kasi yung, cliffhanger nung last episode, yung nasa Jeju sila. Yes. Tapos, may event sila doon na i-interview ng live si Jun Ho or yung character ni Jun Ho. Ano kaya mangyayari? And siyempre inaabangan natin yung competition nila ng kapatid niya kasi yun talaga yung conflict doon sa part niya, no? Tapos yung tatay naman parang hindi niya alam kung ano yung ginagawa nung ate. Parang dalawa yung messaging pina-plastic, kasi. Pina-plastic lang siya ng ate. Hindi pa kasi ini-explain nga pala paano yung relationship ba nila. Hindi ba sila tunay na magkapatid or half lang ba kasi hindi malinaw doon sa episodes 1 and 2. Kasi pantay turing siyang competitor ng ate niya. Sobra.
Sobrang competitor. Tapos kuning sinasabi ng tatay, ay kung 'di ba sasabihin ng tatay kuning gusto niya. Tapos iba yung sasabihin ng ate kay Jun Ho. Tapos pag sinabi ni Jun Ho dun sa ate niya, iba yung i-relay dun sa tatay. So hindi ko na alam. Parang hala, nagsisinungaling si ate mo, girl, 'di ba? So yun, hindi ko alam kung paano madidiskurbi yun, mare-resolve yun. Tignan na lang natin. Kasi so far naman, kahit itong first two episodes, sabi niya, ay, ang bagal naman, ganyan. Pero cute naman silang panoorin. Cute silang panoorin. Yun lang. Yan yung sinabi ko, parang don't expect parang mga malalalim na stories. Kasi, well, there are other dramas na ganon. Yes. But if you're just looking for drama, weekend drama na pang distress, diba? Matatawa ka lang, kikiligin ka lang. Ayan. Try yung King the Land on Netflix. Ayan. Yes. Thank you so much, guys, for watching, and for more Usapang Hallyu, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, and for K-drama news, reviews, and recommendations, visit our website, hallyudrama.com. Basahin niyo po yung interview namin sa ng ano, Cast and Lies Hidden in My Garden. Yes. Ayan, nandun yung full transcript of the interview, and check out niyo rin yon. It's a very good. It's a very ano, exciting, intriguing story. Talagang mahuhook kayo first episode pa lang. Yan. And you can also follow us on Twitter at Hallyu Drama, sa aming Instagram at Hallyu Drama, and we're also on TikTok at Hallyu Drama, and please subscribe to our YouTube channel para mas marami pa po tayo dito sa ating Usapang Hallyu. See you next week, guys. Nagulat ako, pinakita si Park Unbin na nasa Pinas nga pala. Ayan. Oo nga. Fan meeting. Bye, guys. Ayong. See you next week.